Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-YouTube. Ako po si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na makisama sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. All you have to do is to post your comments sa aming pong ilalim na section ng ating pong YouTube channel. Ganun din po mag-subscribe lamang at pindutin ang notification bell para maging updated sa mga latest posts ni Papa Dudut dito po sa Papa Dudut Stories. At lahat ng story ang inyong napapakinggan ay eksklusibo lamang po sa channel na ito. Ngayong araw, may mga taong pinagtatagpo pero hindi itinatadhana. Meron din namang tinatadhana pero mas pinipili na lamang na lumayo mula sa isa't isa. Ang pag-ibig kasi ay hindi parating masaya. Lalo na kapag may nasasaktan na tayong ibang tao. May ibang matatapang na kayang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Pero hindi lahat ay kayang gawin yon. Parang ako. Masasabi ko na hindi ako kabilang sa mga matatapang na yon. Dahil hindi ko kayang magpatuloy sa isang kwento ng pag-iibigan habang ang ibang tao ay nasasaktan para sa amin ng taong mahal ko. Yan po ang panimulang bungad ng ating sender for today, mga ka-YouTube, na tatawagin po natin sa pangalang Emrose. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Naniniwala ako na may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit gusto nating magbahagi ng kwento ng ating buhay sa karamihan. At ang dahilan na yon para sa akin ay para maiparealize ang iba't ibang anggulo at mensahe ng salitang pag-ibig. I'm Emrose nga pala, 27 years old from Batangas. Naalala ko na isa kong hopeless romantic noon sa college bago ko makilala si Manuel. Hindi kami magkaklase pero nakasama ko siya sa isang community service noong pareho kaming nasa third year college. Hindi ako naniniwala sa love at first sight, Papa Dudut. Kaya siguro hindi rin kaagad ako nagkagusto noong unang beses ko siyang nakilala. Pero nang mas makilala ko na nga siya at nalaman ko kung gaano siya kabait na tao, doon ako nagsimulang magkagusto sa kanya. Kaming dalawa rin kasi ang madalas na magkasama noon sa community service na yon, Papa Dudut. Hanggang sa hindi nga nagtagal. Niligawan niya ako at naging kami. Pinaramdam niya sa akin noon na pwede pala akong maging bida sa mga romance pocketbook na binabasa ko. Na sobrang ganda ko sa paningin niya. At mahal na mahal niya ako. 4 years, Papa Dudut, 4 years na palagi niyang pinaparamdam sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin niya. Marami na nga kaming pangarap noon since pareho na kaming nagtatrabaho. Mga pangarap na sa isang iglap lang ay biglang lalabo at hanggang sa tuluyan ng maglaho. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 4 na taong relasyon naming dalawa. Hindi naging madali para sa akin ang tanggapin na hindi na kami magkakabalikan ni Manuel. Lalo na at hinayaan ko noon ang sariling mundo ko na umikot sa kanya. Pero wala naman akong choice kung hindi ang mag-move on kasi kahit kailan, alam ko na hindi na ulit siya babalik pa sa akin. Kaya naman sinimulan ko nang kalimutan siya at tanggapin na wala na siya sa buhay ko. At ang sabi nga nila, isa sa mga paraan para mas madali tayong makapag-move on ay balikan ang mga lugar na palagi ninyong pinupuntahan. At ang isa sa mga lugar na yon ay ang milk tea shop na paborito naming tambayan noon. 1 Okinawa milk tea and chicken chops. Order ko sa kaharap kong kahera na may name tag sa may dibdib kung saan ay nakasulat ang pangalang Karen. Siya rin ang madalas na kahera na naaabutan namin noon ni Manuel kapag umu-order kami ng pagkain at inumin. Isang order lang po, tanong ni Karen. Sa totoo lang ay gusto kong mainis sa tanong niyang yon
Pero hindi ko naman siya masisisi kung ulitin man niya ang order ko para sa isang tao lang. Isa siya sa mga regular cashier na kumukuha ng order ko sa multi shop na malapit sa building kung nasaan ako nagtatrabaho. Order namin actually ay lagi kong kasama noon si Manuel. Ngumiti ako kay Karen bago sumagot. Oo, isang order lang. Hindi nagtagal ay dumating kaagad ang in-order ko na aalmusalin para sa umagang yon. Lumabas na ako kaagad upang humanap ng pwesto kung saan ay pwedeng kumain at magpalipas ng oras. Napabuntong hininga na lamang din ako nang makita ko ang isang bakanteng lamesa na may pangdalawahang tao. Yun din kasi ang palagi naming pwesto noon ni Manuel sa tuwing tatambay kami noon sa milk tea shop. Pero dahil wala na akong choice, lumapit na ako sa lamesang yon para doon na kumain. Saglit ko pang tinitigan ang bakanteng upuan na nasa harapan ko nang makaupo ako at mailabas ang notebook at ballpen mula sa maliit na bag na dala ko. Parang dati lang, dalawang inumin at pagkain ang nasa ibabaw ng lamesang kaharap ko. Nang mga oras na yon ay isa na lang. Naisip ko noon, Papa Dudut, na kailangan na talaga sigurong sanayin ang sarili ko na kumaing mag-isa sa lugar na yon dahil wala naman talaga akong ibang choice. Isang mas malalim na buntong hininga ang binitawan ko para pigilan ang sarili kong maiyak. May 3 linggo na rin kasing namamaga ang mga mata ko sa kakaiyak dahil nga sa pakikipaghiwalay sa akin ni Manuel. May 3 linggo na rin ang nakakalipas noon nang tapusin niya ang 4 na taong relasyon namin. Nang dahil lang sa isang estrangherong babae na kahit kailan ay hindi ko pa nakikilala. Ni sa hinagap ay hindi ko inakalang maririnig ko ang gasgas. Narinyang paulit-ulit ko nang naririnig sa mga movie at nababasa sa mga pocketbook. Ang linyang "I'm sorry, Emrose, but it's not you, it's me." O diba? Naka-extra pa talaga sa pangalan ko sa sikat at mapanakit na linya na yon. Ang bagay lang talaga na mas nakapagpapaiyak sa akin noon ay yung mga tanong na pumasok sa isipan ko, Papa Dudut. Kailan pa? Kailan pa niya na-realize na mahal na niya yung babaeng hindi ko man lang nakilala? Kailan pa niya ako niloloko? Kailan pa niya niloloko ang sarili niya na mahal niya pa rin ako? At kailan pa niya na-realize na hindi niya na pala ako mahal? Napailing na lamang ako noon bago ko hinawakan ang ballpen ko at nagsimulang magsulat ng notebook na nasa harapan ko. Wala ako sa mood pero kailangan ko nang tapusin ang kwentong sinusulat ko. Malapit na rin kasi ang deadline ng submission ng manuscript namin sa editor namin kaya naghahabol na rin ako ng oras. Isa nga pala akong full-time call center agent na nagpa-part-time bilang nobelista sa isang publishing company. Nagsusulat ako ng mga love story na may happy ending. Pero ng mga oras na yon, nagdesisyon akong magsulat ng love story na may tragic ending. Ibubuhos ko ang lahat ng bitterness sa kwentong yon. Dahil baka makatulong yon kahit papaano sa pag-aan ng pakiramdam ko. Pwedeng makashare ng table? Tanong ng isang lalaki. Bumaling ang tingin ko sa lalaki at nakita ko na nakasuot ng salamin ang singkitin niyang mga mata. Matangkad siya, maputi at bakat ang maskuladong katawan sa fitted na long sleeve na suot niya. Napatingin akong saglit sa paligid kung saan halos lahat ng upuan ay okupado na kaya pinagbigyan ko na siya sa tanong niya. Sige lang, wala naman akong ibang kasama. Thanks, tugon naman niya. Isang Okinawa milk tea din at 2 hash brown ang laman ng tray na inilapag niya sa lamesa. Nagpatuloy na ako sa pagsulat habang kumakain. Mahilig kasi akong mag-multitasking kaya pinagsasabay ko madalas ang pagkain at pagtatrabaho. Ang lamig, no?
Hindi pa bare month ha, pero iba na ang lamig ng hangin. Feel na feel mo na yung lamig lalo na kapag naulan. Buti na lang at hindi umulan ngayon kasi sayang ang weekend. Mas okay maging mataas ang sikat ng araw basta ganitong mga araw. Mahabang letanya na sabi ng lalaki. Yeah, tipid na sagot ko. Alam mo, writer din ako, biglang sabi niya noon. At yun na nga ang kumuha ng atensyon ko. I'm Basti nga pala. Pakilala niya sa sarili niya. I'm Mary Rose, but just call me Emrose. Sagot ko naman. Ano palang sinusulat mo? Tanong ko kay Basti. Romance comedy pero hindi ako mahilig sa happy ending eh. Sagot niya sa akin. Ibig sabihin, puro tragic ending ang sinusulat mo? Muling tanong ko. Ngumiti si Basti bago sumagot sa akin. Tragic ending, sad ending, whatever you call it. Hindi ko napansin noon na nakaayos na pala ako ng upo paharap sa kanya. Nakatiklop na ang notebook na kaharap ko at nabitawang ko na rin ang ballpen na hawak ko noon. Nakuha na talaga ni Basti ang buong atensyon ko at muli pa akong nagtanong sa kanya. Hindi ka ba naniniwala sa happy ending? Saglit na humigop si Basti sa hawak niyang milk tea bago siya sumagot. Not so, alam mo kasi sa 10 taon na nakilala at narinig ko ang love story, 3 lang sa kanila ang may happy ending. Yung 7, ayun, alam mo na. So paano ako maniniwala sa happy ending, hindi ba? Naging interesado na ako sa mga sinasabi niya, Papa Dudut. Mali, naging interesado na talaga ako sa kanya ng mga oras na yon. Bumilis na rin tuloy ang oras sa pagitan naming dalawa. Palitan ng opinion about love story and happy ending yon. At kung may happy ending nga ba talaga? Ikaw, Emrose, may boyfriend ka ba? Ang tanong na yon ang tila gumising sa diwa ko at tila nagpabalik ng sakit na unti-unti nang nababawasan ng dahil sa usapan naming dalawa ni Basti. Kasunod noon ay ang pagguhit ng mapait ng ngiti sa mga labi ko bago sumagot sa kanya. Dati meron, mga 3 weeks ago. Pero sabi mo nga, hindi lahat ng love story nabibigyan ng happy ending. Sorry to hear that. Dapat siguro, hindi ko na tinanong pa ang sabi niya. Ayos lang yun. Normal naman yun eh. I mean, ang masaktan ng dahil sa love. Siguro nga, nakasama na yung love story ko sa mga story mo na na-publish. Kunwari, natatawa ang sabi ko noon bago ko muling ibinaling ang tingin ko sa kanya. Ikaw, may girlfriend ka ba? Hindi ko alam kung bakit parang na-excite ako sa balik tanong ko sa kanya. Na-excite ako na sabihin niyang wala. Pero bago niya masagot ang tanong ko na yon, Papa Dudut, ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Nakaagad ko ring sinagot. Ang best friend kong si Penny ang tumatawag sa akin noon at nag-aaralang tinatanong kung nasaan daw ba ako. Buong umaga ko na raw kasing hindi sinasagot ang tawag niya. At ang dahil sa sinabi niyang yon ay doon ko lang na-realize na inabot na pala ng lunchtime ang pagkukwentuhan namin ni Basti. Pinaalala sa akin ni Penny noon ang usapan naming magkikita sa bahay nila. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin ng best friend ko, nagpaalam na rin ako kay Basti na kailangan ko nang umalis. It's fine. Alam mo, ngayon ko lang napansin na lunch na rin pala. Masyado ako naaliw sa pag-uusap natin kaya hindi ko namalayan ang oras, ang sabi niya. Napangiti ako sa mga sinabi niyo ni Basti. Pero syempre hindi ko pinahalata na ang lakas magpakilig ng dalawang dimple niya sa magkabilang pisngi. Inayos ko na rin ang mga gamit ko noon bago ako muling nagpaalam. Emrose, napalingon ako kay Basti dahil sa pagtawag niya sa pangalan ko. Nagtama ang tingin ng mga mata namin bago siya nagsalita ulit. I hope to see you again. Bye!
Nakangiti akong tumango sa kanya bilang tugon bago nagpatuloy sa paglalakad ko. At pagkatapos nga papadudot ng 3 linggo, buhat ng iwanan ako ni Miguel noon para sa isang babae ay noon ko lang ulit naramdaman na parang kahit papaano ay may nabawa sa bigat ng dibdib ko. Nabawasan yung sakit na pumipiga sa puso ko. Yung feeling na parang gusto ko na ulit ma-inlove kahit sariwa pa ang sugat na iniwanan sa akin ng taong minahal ko ng 4 na taon. At habang naglalakad ako palayo ay napabulong na lamang ako sa sarili ko na sana nga, sana ay magkita ulit tayo, Basti. 2 buwan ang nakalipas noon nang lumabas na ang libro ko kung saan ay nakasama ang isang maikling kwento na naisulat ko, Papa Dudut. Isang umaga yon nang maisipan kong maglakad-lakad sa loob ng isang bookstore. Gusto kong malaman kung available na ba noon sa bookstore ang libro ko para maipromote ko na rin sa mga kaibigan at kaopisina ko. Nang mga panahon na yon ay narealize ko na kahit paano ay may maganda namang naidulot ang paghihiwalay namin ni Manuel. Mas naging inspirado kasi ako noon sa pagsusulat ng maikling storya. Maikling kwento ng pag-ibig na may malungkot na katapusan. Noong ko lang na-realize na mas makatotohanan kasi pala talaga yon, na hindi lahat ng umiibig ay nagiging masaya sa bandang huli. Sa paglalakad ko sa loob ng bookstore ay nakita ko rin ang libro ko na nakadisplay doon. Pero may ibang libro ang mas nakakuha ng atensyon ko. Ang libro ng author na never ko pang nakita ang mukha, isang ghostwriter, sabi nga nila. Pang-4 na libro na niya yon na naglalaman ng mga tula patungkol sa mga taong bigo sa pag-ibig. Naisip ko na para rin pala sa akin ang libro na yon. Hindi ko alam na bibili ka pala ng libro ko. Sana pala ay nagdala ako ng complimentary copy para nabigyan kita. Napalingon ako sa nagsalitang yon, Papa Dudut. Maghahalong gulat at kilig ang bigla kong naramdaman nang makita ko na si Basti na nasa tabi ko. Ikaw si... Shhh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig. Nakangiting pigil ni Basti bago ko pa mabanggit ang pangalan ng author ng librong hawak ko noon. Hindi ako makapaniwala na ang sikat na manunulat ng mga tula ay nakasama at nakakwentuhan ko na pala. Huwag mo nang bilhin yan dahil bibigyan na lang kita ng copy na may kasama pang bookmark. Ang sabi niya bago kinuha ang libro mula sa kamay ko at ibinalik sa lalagyanan. Talaga? Nakangiting sabi ko pa. Hindi niya ako fan pero syempre hindi ko tatanggihan ang libreng kopya ng libro na ibibigay niya sa akin. In one condition, sasamahan mo kong mag-lunch ngayon. Don't worry, libre ko naman ang lahat. Nakangiti ring sagot niya. Hindi ko na napigilan ang ngiti sa mga labi ko ng oras na yon. Nilulukob na kasi ng kilig ang buong katawan ko. Naaalala ko tuloy ang nabasa ko sa isang libro na tungkol sa mga taong nasaktan sa pag-ibig. Ang rebound daw, pinaka-controversial na teknik sa pag-move on. Pero ito rin ang pinaka-effective sa lahat. Sa isang Korean restaurant kami tumuloy ni Basti para mag-lunch. At habang kumakain ay marami na akong nalaman tungkol sa kanya. Naging simula ang araw na yon ng madalas naming pagkikita para kumain sa labas o mag-milk tea sa paborito kong tambayan noon. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number. Madalas na kaming nagkakatext at tawagan. Hanggang sa makasanayan ko na nga na maging sweet kami sa isa't isa. At doon ko na nagsimulang maramdaman na nawawala na ang sakit sa dibdib ko. Ang sakit ng dahil sa pakikipaghiwalay ni Manuel sa akin noon. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay natagpuan ko na rin ang sarili ko. Natuluyan na akong nahulog kay Basti. Isa na lang ang tanong ko noon. Handa kaya siyang saluhin ako? May 2 buwan na kaming nagde-date noon ni Basti.
Hindi ko alam kung kinoconsider niya rin bang date ang ginagawa namin noon. Pero para sa akin ay ganun na rin yon dahil palagi kaming magkasama sa tuwing wala kaming pasok sa trabaho. Hanggang sa nagulat na lamang ako isang umaga na dumating siya sa milk tea shop na may dalang isang bouquet ng roses at may kasama pang malaking kahon ng tsokolate. Anong meron? Nagtatakang tanong ko kay Basti. Today exactly is the 100th day mula noong unang araw na magkakilala tayo dito sa milk tea shop. Sagot ni Basti na umupo na sa kaharap kong bakanting upuan. Lalo akong napangiti kasi natatandaan pa niya ang eksaktong araw na nagkakilala kaming dalawa. Happy 100th day, muling sabi niya bago uminom ng hawak niyang Okinawa milk tea na inorder ko na para sa kanya habang hinihintay ko ang pagdating niya. Thanks pero hindi ka na dapat nag-abala pa. Ang sabi ko kahit ang totoo ay kinikilig talaga ako. Yun din ang araw na nagsimula siyang magbigay ng iba't ibang bagay sa akin, Papa Dudut. Flowers, chocolates, stuffed toys, at kung ano-ano pang mga regalo. Wala siyang kahit na anong sinasabi na espesyal na dahilan kesyo nakukyutan na raw kasi siya sa akin kaya binili niya ang mga yon. Kesyo naaalala niya raw ako nang makita niya ang mga ganong bagay kaya niya ibinigay at kung ano-ano pang mga dahilan. Mga white lies niya na sobrang nagpapakilig sa akin. Nagbabago na ang lahat sa buhay ko noon at unti-unti ko nang nararamdaman na naghihilom ang sugat sa puso ko na iniwanan ni Manuel. Ang bago ko lang problema ng mga oras na yon ay kung paano ko pipigilan ang sarili ko na mahalin si Basti. Mabait siya at malambing sa akin pero alam kong hindi ibig sabihin noon ay nanliligaw na siya sa akin. Hindi ibig sabihin na mga ginagawa niya noon na gusto niyang magkaroon kami ng relasyon. Hindi ibig sabihin noon na gusto niya rin ako. Isa na lang talaga ang gusto kong mangyari noon, Papa Dudut. Ang sabihin niya sa akin kung ano ba ako sa kanya. Para kung masaktan man ako, hindi masyadong malalim ang sugat na maiiwan niya sa akin. At hindi pa masyadong masakit kapag mali ako ng interpretasyon sa mga ginagawa niya para sa akin. Araw ng Linggo noon, nangyayain ako na magtagaytay ni Basti. Sinundo niya ako mula sa bahay namin gamit ang sarili niyang kotse. Yun ang unang pagkakataon na lumabas kami ng Batangas. Pumunta kami sa isang sikat na kapihan sa Tagaytay kung saan ay tanaw namin ang magandang view ng bundok at mga puno. Ang ganda ng view no, ang sabi ko. Oo nga maganda talaga, pero mas maganda ka pa rin sa paningin ko, Emrose. Napalunok ako sa sinagot ni Basti. Nang ibaling ko ang tingin sa kanya, saka ko lang napansin na matagal na pala niya akong tinitignan. Tinawag niya ang pangalan ko kasunod ng paghawak niya sa mga kamay ko na dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Na-excite at kinakabahan ako ng mga oras na yon dahil dalawa lang naman ang pwedeng mangyari noon, Papa Dudut. It's either magka-love life na ako ulit or masasaktan lamang muli ako. I have something to tell you, panimula pa ni Basti. Wala na akong makapangsalita na maaaring itugon sa kanya. Naghihintay na lamang ako noon sa kung ano ang pwedeng mangyari at sa mga salitang susunod na bibitawan ng mga labi niya. Emrose, I like you. Mula pa nung araw na nakita kita, na nakilala kita, naramdaman ko na gusto na kaagad kita. At sa mga araw na nakakasama kita, hindi ko na napigilan ang sarili ko na namahalin ka. Lalo na akong natameme sa mga sinabi niyang yon. Naguguluhan ako sa kung ano ang dapat kong maramdaman at isagot sa kanya noon. Pero mas naguguluhan ako sa lungkot na nababasa ko sa mga mata niya ng mga oras na yon. Kaya lang ayoko nang maglihim sa iyo, Emrose, ang sabi niya.
maglihim? Sa wakas ay nabigkas ng mga labi ko. Wala pa akong ideya sa mga sasabihin niya noon. Pero pakiramdam ko ay hindi ko na magugustuhan ang mga susunod niyang sasabihin. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Basti bago siya muling nagsalita, Papa Dudut. Emrose, my girlfriend ako si Ashley. Yung araw na nakilala kita, yun ang araw na muntik na kaming mag-break. Nakikipag-break na ako sa kanya noon pero ayaw niya. Ayaw niya akong palayain. Seryosong sabi naman ni Basti. Eh bakit ka nakikipag-break sa kanya noon? Wala sa loob na tanong ko. Dahil nafo-fall out of love na ako. Isang araw pagkatapos ng 3 taon na relasyon namin, bigla akong naramdaman na parang wala na. Wala na yung magic. Wala na yung spark. Wala na yung love. At noong araw na nakita kita, yung oras na nakilala kita, doon ko mas naramdaman ang lahat. Doon ko na-realize na kailangan ko ng palayain ang puso ko mula sa kanya. Pero ayaw ko nang patuloy niyang lokohin ang sarili niya na mahal ko pa rin siya. Nakaya pa naming maayos ang lahat. Na maibabalik pa namin ang dati naming relasyon. Sagot naman ni Basti sa akin. Kumuyom ang kamay ko at naramdaman ko ang paghapdi ng lalamunan ko nang subukan kong pigilan ang mga luha ko. Pero kaagad rin yung nagsimula ng mamuo sa kilid ng mga mata ko. Muling nagpatuloy si Basti sa sinasabi niya. Emrose, sana huwag mong isipin na niloloko kita. Hindi ko kaagad sinabi sa iyo ang tungkol sa kanya dahil ayokong mawala ka sa akin. Dahil kagaya ng sinabi ko sa iyo, mahal kita at handa akong iwanan siya ng tuluyan para sa iyo. Iiwanan mo siya para sa akin? Tanong ko. Oo, diretsyong sagot niya sa akin. Muli kong naramdaman noon ang matinding sakit sa may dibdib ko, Papa Dudut. Yung sakit na naramdaman ko noong araw na sinabi sa akin ni Manuel na tinatapos na niya ang relasyon namin. Na hindi na niya ako mahal. Na may ibang babae na siyang minamahal. Bakit ganon? Bakit napakaliit ng mundo para sa aming lima? Ako si Manuel, ang bago niyang mahal, si Basti at ang girlfriend niyang si Ashley. Bakit napaka mapaglaro ng mundo sa akin? Bakit napakasaklap ni Cupido sa puso ko? Emrose, mahal kita. Ikaw na ang mahal ko. Naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Basti sa isang kamay ko. Yung higpit na parang ayaw na niya akong bitawan pa. Parang ayaw na niyang mawala pa ako sa kanya. Pero dahan-dahan kong binawi ang kamay ko mula sa kanya. Pinunasan ang pisngi kong basana ng mga luha. At may mapait ng ngiti sa mga labi ko nang umiling ako sa kanya. Hindi ganoon ang love story na gusto ko para sa sarili ko. Hindi ko gustong magkaroon ng isang love story na masaya nga ako o kami ni Basti, pero may isa namang taong nasasaktan ng dahil sa aming dalawa. Tama na yung ako na lang yung masaktan. Sanay naman na ako eh. Sanay na ang puso ko na madurog sa sakit. Emrose, tell me, kahit kailan ba hindi mo ko nagustuhan? Tanong ni Basti bago muling ikinulong ang kamay ko sa mga kamay niya. I like you too, Basti. At kagaya mo, alam ko sa sarili ko na mahal na kita. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang iparamdam sa iba ang sakit na naramdaman ko nang iwan ako ni Manuel. Nang sabihin niya sa akin na hindi na niya ako mahal. Nang iparamdam niya sa akin na may iba na siyang minamahal. Hindi ko kayang makasakit ng iba para lang sa sariling kaligayahan ko. I'm sorry, Basti. Pero hindi ko kayang makipagrelasyon sa'yo. Muli kong binawi ang kamay ko. Pero sa pagkakataong yon, wala na akong balak na muling ipaubaya sa kanyang mga yon. Sobrang sakit ng naramdaman ko. Napakasakit, Papa Dudut. Yung parang sasabog na ang puso ko sa sobrang sakit.
Nakita ko ang pagkatulala sa akin ni Basti, Papa Dudut. Ang pangingilid ng luha sa mga mata niya. Tumayo na ako sa kinakapuan ko upang lisanin ang lugar na yon. Nangangatog ang mga binti kong nagsimula ng humakbang palayo sa kanya. Bago ko pa mabawi ang mga sinabi ko. Bago ko pa magawang sabihin sa kanya ang lahat-lahat ng nararamdaman ko. Na gusto ko siya, na mahal ko siya. Na iwanan niya si Ashley para maging kami na. Para maging masaya na kaming dalawa. Kasabay ng paglabas ko sa coffee shop na yon ay ang pagkabasa ng mukha ko dahil sa magkahalong mga luha at tubig ulan. Alam kong hindi ginusto ni Manuel na masaktan ako. Mas pinili lang niya talagang magpakatotoo. Mas pinili niyang maging masaya kasama ang bago niyang minamahal. Pero ako, mas pipiliin kong masaktan ako kesa sa makasakit ako ng ibang tao. Kesa maramdaman nila na doble ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Emrose, isang mahigpit na yakap sa may likuran ko ang nagpahinto ng paglalakad ko. Si Basti ang yumakap sa akin. At para kaming nasa eksena ng masakit na pamamaalam sa isang pelikula. Kung walang Manuel at Ashley sa buhay natin, tatanggapin mo ba ako? Mamahalin mo rin ba ako? Pwede bang maging tayong dalawa? Tanong ni Basti. Basag na ang boses niya noon at sigurado ako na kagaya ko ay umiiyak na rin siya. Nagsimula nang lumakas ang ulan, bakit ba sa ganong masasakit na eksena sa buhay ay hindi nawawalang malakas na ulan? Umarap ako kay Basti at ikinulong ko sa mga palad ko ang magkabilang pisngi niya, nabasa na rin ng magkahalong tubig ulan at mga luha niya. Tinanggap na kita, Basti, at mahal na kita. Pero hindi ko kayang makasakit ng iba para lang sumaya ko. Hindi ko kayang iparamdam sa iba ang sakit na naramdaman ko na dati. Kaya please, huwag na nating ituloy ito. Huwag na nating hayaang makasakit pa tayo ng ibang tao. Emrose, ang wika ni Basti na kaagad kong pinutol. Bahagya akong umiling bago inilipat ang dalawang hinalaki sa mga labi niya. Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin niya. Hindi dahil sa ayokong marinig na mahal niya ako at ako ang handa niyang piliin para mahalin sa habang buhay kung hindi dahil ayoko nang mas maramdaman ang sakit noon kapag naisip kong wala rin namang patutunguhan ang kwento naming dalawa. Muli kong iginuhit ang mapait ng ngiti sa mga labi ko bago binitawan ang mukha ni Basti. Tumalikod na ako sa kanya at nagsimulang maglakad palayo. Totoo na yon, wala nang lingunan. Wala nang balikan pa. Tuloy-tuloy akong naglakad hanggang sa marating ko ang isang waiting shed kung saan alam kong hindi na niya ako matatanaw pa. Basang-basa na ako ng ulan pero ramdam ko pa rin ang mga luha ko. Ramdam ko pa rin ang kirot sa puso ko. Para akong character sa isa sa mga tulang na isulat ni Basti, ang babaeng mas piniling masaktan kesa sa sumaya. Masakit pero nakakatawang isipin na napaka mapaglaro ng mundo para sa aming lahat. Masakit pero siguro nga ay may dahilan ang lahat ng nangyari at nangyayari noon sa buhay namin. May dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako na in love kay Manuel at nasaktan. May dahilan din kung bakit nakilala ko si Basti at mas pinili kong muli na lamang masaktan sa huli. May dahilan kung bakit sa dalawang taong minahal ko ay parehas lang akong nasaktan. At siguro isa sa mga dahilan na yon ay para maisulat ko ang liham na ito. Ang liham na naglalaman ng kwento kong may mensaheng hindi lahat ng love story ay may happy ending. Hindi lahat ay nagkakaroon ng happy ending na gusto nila. Pero masaktan ka man sa love story mo ngayon, huwag ka pa rin mawawala ng pag-asa. Pag-asa na makita ang love story na may happy ending. Dahil ang happy ending ay hindi basta-basta nakikita. Minsan ay kailangan mong hanapin yon. Madalas ay kailangan mong hintayin. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat, Papa Dudut. At kung sakaling marinig man ni Basti ang kwento naming ito,
Gusto kong ipaalam sa kanya na masaya ako para sa kanila ni Ashley at sa dalawa nilang anak. Lubos na nagpapasalamat, Emrose. Ang pag-ibig ay parang sugal na minsan ay kailangan mong tayaan para manalo ka at maging masaya. Pero sa kwento ng ating letter sender na si Emrose ay mas pinili niyang magpatalo at masaktan na lamang para hindi na siya makapanakit pa ng iba. Sa mga tagapakinig po natin, alam ko na marami ngayon sa atin ang naiinis sa ginawa ni Emrose dahil hinayaan niya ang sarili niya na masaktan na lamang. Pero para sa akin, ginawa niya lamang ang pinaniniwalaan niyang tama. Wala naman kasi sa atin ang gustong maiwan ng taong mahal natin nang dahil lang sa bago nilang minamahal. At yon ang ayaw iparamdam ni Emrose kay Ashley na noon ay girlfriend ni Basti. Nanindigan siya sa tama kahit sobrang sakit nito para sa kanya. Kaya Emrose, humahanga ako sa naging desisyon mo. Naniniwala rin ako na darating ang araw para sa iyo na ikaw naman ang magiging masaya kasama ang mahal mo at taong nagmamahal ng totoo sa iyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga eksklusibong storyang inyong napapakinggan. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa ating YouTube channel. Dito po sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Papa Dudut Stories.